Alam nyo ba na pwede tayong kumita ng malaki sa pagtatanim ng luya kahit sa bakuran? So ito pong pagtatanim ng luya, inaabot siya ng 8 to 10 months bago po tayo makapag-harvest. Magsisimula tayo ng 1 kilong seedlings ng luya. Ang potential po nun, pag nag-harvest tayo, magiging 10. So times 10 ng ating similya yung pwede nating ma-harvest. Una, kailangan po natin kumuha ng mga similya. Kukunin po natin dyan yung mga suckers, yung may mga bukol tulad po nito. Yan. So dyan po kasi tutubo itong mga dahon ng luya. Approximately mga 1 to 3 inch po yung mga luya na pwede natin itanim. Then pag-usapan naman natin yung lupa na gagamitin. So ito pong luya ay root crops. Sa lupa po nagkakaroon ng laman. So kailangan po yung ating lupa na gagamitin ay malambot at buhaghag. So para po gumanda at lumambot yung ating lupa, gagamit po tayo dito ng bunot ng nyog. Yung pinulbos na bunot ng nyog o yung tinatawag natin cocoquire. Hahaluan po natin yung lupa. Tapos kung meron po kayong mga animal manure, dumi ng hayop, tulad po ng dumi ng manok or dumi ng baka, pagka tuyo na, pwede natin yung ihalo dun sa lupa na gagamitin po natin. Pag na-prepare nyo na po yung inyong potting mix, ilagay nyo na po yun sa sako, ilubog lang natin yung luya, tapos takpan na po natin. Ang pagdidilig po nito mga 3 to 4 days bago tayo ulit magdidilig. Itong luya pwede natin ipwesto sa partly shaded. Pag nakita nyo pong lumabas yung mga luya, tabunan lang po natin. So takpan nyo lang ulit ng lupa para dumami ng dumami yung bunga. Kasi yung pagtubo po ng luya, palapad. Pag-usapan naman natin yung business part ng pagtatanim ng luya. Sa isang sako, on average, pwede po tayo makapag-harvest dyan ng 750 to 1 kilo. So yan po yung normal na pwede natin ma-harvest. Pero pwede tayong mag-compute ng conservative, ilagay natin sa kalahating kilo. So isang pirasong similya, isang pirasong sako, pwede tayong makapag-harvest ng kalahating kilo. Magkano po ba yung presyo ng luya ngayon? So dito po sa amin, on average, nasa 50 to 100 per kilo. So minsan umaabot po ito ng 180 to 200. So ngayon, i-compute lang natin sa pinakamababa, 50 pesos per kilo. So let's do the math. Kung meron po kayong 1,000 na sako, tapos meron po tayong ma-harvest doon na kalahating kilo, so meron tayong 500 kilos ng luya after 10 months. 500 kilos times 50 pesos, meron tayong 25,000 pesos sa loob po ng 10 buwan. Siguro yung puhunan natin sa ganun kadaming sako, mga malaki na po yung 5,000. So meron pa rin tayong tinubo na 20,000. How much more kung mas mahal pa yung bentahan ng luya or higit pa po sa kalahating kilo yung na-harvest natin bawat sako. So pwede po kayong mag-start sa mas maliit na bilang or kung gusto nyo medyo average na, mag 1,000 sacks na kayo or 500 sacks. Depende po yan sa kakayahan po natin. Ang maganda dito, pwede natin siyang gawing sideline kung kayo po ay may trabaho pa. So para lang po kayong nag-ipon, nag-save sa isang business, then after 10 months, may malaki na siyang return. Sana po nakatulong yung business idea na binahagi po namin sa inyo para madagdagan po yung inyong source ng income. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo na kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Follow us for more farming tips.